Siyang topic po natin ngayon ay Language of Sets in 3, 2, 1, and action! Language of sense. Ayan, klaro-klaro, maliwanag na maliwanag. Okay? So, language of sense. Okay, sa introduction, pag sinabi natin set, set or sets, meron po yan, brace or braces in between. Okay? Kasi pag sinabi natin, set of all. Ibig sabihin yan, diba? Set of all n. Ibig sabihin yan, meron na tayong equal na ganito. And, tapos, natin din siya. Okay? So, na po yan. Ito na po yung ibig sabihin. Set of all n. Ibig sabihin, nasa loob si n, tapos lalagyan natin na kung ano pa nandiyan. Okay? Lalagyan natin ng parameters kung ano po yung nandun sa n na yun, kung sino si n. Ibig sabihin, dine-describe natin kung sino si n. Okay? So, paano yung mga description niya? Eto, ganito. Yan. Ang ibig po sabihin ito, simple yan. Ang simple na ito, ah, tawag po dyan ay element of. Okay? Element or elements of. Okay? So, element of or elements of. Basta element siya. Naintindihan? Close. Gusto ko. Ito naman, nag-double dot, o tutul dot, or vertical line, ang tawag naman po niyan ay such that. Okay? So, such that po yan. Total dot o vertical line ay such that. Okay? Next. Admit natin yung iba, okay? Next. R naman. Pag meron R, ibig sabihin ng R is set of all real numbers. Okay? Set of all real numbers. Ano po yung mga real numbers? Sa mga real numbers, ito po yung mga negative 0.1 real number yan. Ano pa? Positive 1,000.5307 real number din yan. Ano pa yung mga real number? 1. Real number din 1. Positive 2, real number din yan. Negative 3, real number yan. Right, hindi yan. Ang hindi po real number ay yung number na may ganito. 3 plus 4i. This is not a real number. Imaginary number po yan kasi may i. Or yung mga ganito. Yung mga may ganito. Ganyan naman. Radical sign is square root of negative 1. Mga radicals. Yung mga radical sign, square root of negative 1, mga ganyan, ay imaginary number po yan. Imaginary numbers. Okay? So, set, basta pag-R, set of all real numbers. Q or O. Q or O, ano po yan? Set of all rational numbers. Rational numbers. Ano po ba yung rational numbers? Yun po yung
mga number na pwede mong isulat into fraction. 4. Isulat mo ba yung fraction ng 4? Pwede mo bang parational ito? Yes. 4 over 1. Rational din yan. Ano pa? 8 over 2. Is equals to 4. Rational number yung 4. Pwede mo maisulat into fraction. Yan ang ibig sabihin na rational. Ano pa? Z. Ano yung Z? Set of all integers. Integers. Okay? So, meron naman tayo Z plus. Ano yung ito? Positive integers. Yan. Okay? Meron naman Z minus. Ano po yan? Negative integers naman po yan. Naintindihan? Plus kasundan. Kasundan. Plus kasundan. Okay, good. Then, yeah. Next. Ito yung statement. Integers between 1 and 6. Ayan po. Integers between 1 and 6. So, paano natin isulat? Ibig sabihin, gagawa po tayo ng justification. Gagawa po tayo ng justification. We have to write the justification for the name of each set. So, hindi natin alam kung ano yung set. So, we have to name the given set. Okay? So, integers between 1 and 6. Okay? So, let our solution. Let X be the set. Let X be the set of all integers. Integers between 1 and 6. Sana ibig sabihin. So, yan na. So, ibig sabihin, si X daw yung para set na. Yung set na yun, si X ang pangalan niya. Yung laman ni X, yun po yung integers between 1 and 6. Okay? So, ito na yung solution natin. Number 1, yung right, dito ha, example na ito, right, 3 notations of sets. Okay? So, right, 3 notations of sets. So, number 1, yung una, si X na raw yung notation, si X na. So, si X na yung sa set, X is equal to, sabi ko nga kanina, may bracket, may brace. May brace. So, in between sa brace, yun po yung mga elements. Yung lalagyan natin. X is equal to. Tandaan na palagi, lagyan na ba yan? Ano sunod? Between 1 and 6, ano sunod? 2, 3, 4, and 5. Tapos, sarado. Ayan po. Ito na po yung sagot natin yung una. Ang tawag po dyan ay roster form. Okay? Ang tawag dito ay roster form. Ayan ako yung roster form. Roster form ka dyan. Ang roster form ay ibig sabihin ng roster form all elements are written na niya, written between braces. Yun po yung roster form. Ibig sabihin ng roster form ng set, all elements are written between
braces. Naintindihan, class, naintindihan. Kasundan. Yes, sir. Number two. Number two na. Ito na muna. Ito, ilagay nyo ng ganyan. Set din kasi yan, si X. Ilagay natin si X. Isulat. Vertical line. Tapos ilagay si X. Tapos ilagay ito, symbol na ito. Ilagay si Z. Ano sila? Positive lahat. Ilagay mo ng plus dito. Tama. And then si X lang dito. Ang ganyan, tapos dito si 6, tapos ang ganyan, at dito si 1, tapos E, sarado. Ayan. Nababasa niyo ito, class? Class, nababasa niyo po ba ito? So, hindi pa. So, ang tawag, yes, sir. Ang tawag dito ay set builder or set builder notation. Ito. Builder form. Sa set builder form, sabi niya sa set builder form, all elements are written in mathematical symbols between braces. So, lagi natin. All elements are written in mathematical symbols between braces. And po yung set builder form. Kaya nyo pa basahin ito? Hindi pa. Basahin natin. Yun po yung number 3. Okay? Basahin natin. Diba sabi ko kanina, pag meron ka nito, ganyan, ay meron braces, sabi ko na yan, lalagay nyo yan, set of all. Yun na po yung set of all. Tapos, makalagay yan si X. So, lagay mo yan, X. Ito kanina, yung patayo na yan, sabi ko ano yan, class? Ano po ba yun, kanina? Yung patayo. Such that po. That, okay? So, ito braces at ito braces set of all tapos X, X. Sugat natin itong patayo such that isulat ulit si X. Ano si, ano ito? Ano ito? Kanina, sinulat, tinuro ulit si elements of po. Elements of. Element. Set of all X such that X element of as statement. Sa taas statement dapat in words. Okay, in words. Ano po ito? Sa taas. Pa-si-ping. Dito siya sa ilang positive. Ano ito? Positive? Integers. Integers. Tama. So, ikaw pa lang natin. Tama. Nag-describe na po ng X. Dinidescribe po si X. Where? Sulat niya. Where? X is. X is. Kumpara kay 1. Ito yung 1. Ano si X? Ano si X? Mas mataas kay 1. X is, ano yan? Greater than 1. Greater than 1 si X. So, tapos dito. Dito naman. 6. Dito yung X. Ano si 6? Mas tataas kung para kay X. So, ano si X? And less than, ayan. Less than 6. So, ibig sabihin, ito po yung statement form. Ayan po yung statement form. Nagkakaintindihan po tayo. Yun po yung statement form.
Nagkakaibin din ang taraglas. Maliwanag. Yes, sir. Maliwanag. Okay. Number starting from negative 3 up to positive 4. Ayan. Ano yung gagawin nyo dyan? Ano daw yung number starting from negative 3 up to positive 4? Paano po natin gagawin nyo na set notation? Mga numbers daw starting from negative 3 up to positive 4. Up to, kasi mas mataas yung positive. Naintindihan? So, paano po yan? Sulat natin. Tulit. Ito na yung solution natin. Solution. Solution again. Let. Let ano? Ano ba ito ngayon? Okay na bahala. Let ano naman? Palagi na lang si X. So, sino naman may yun? Let B. Si B naman. B. Ang hello B. Let B. B. The set of all numbers. Numbers. Numbers from. From. Starting from. Negative 3. Up to positive 4. Okay na. So, ibig sabihin, si B naman po yung set pangalan ng set natin. Si B. Hello, B. Okay. So, number 1, sulat na natin. B is equals to, ayan, lagyan na naman. Ganyan. Kasi ito ay roster form. Plus, ilagay na natin niya. Ibig sabihin, negative 3. Nandito si negative 3 up to positive 4. I-drop na lang natin. Naintindihan nyo. Plus, ito si 0. Ito yung positive 1, positive 2, positive 3. Ito naman yung negative. Negative 1, negative 2, negative 3. Ito po si B. Si B po ay ano? Mga real numbers. Mga real numbers po si B. Real numbers si B. Kasi pag ganito nag-graph, ibig sabihin, meron po tayo dito, dito lang, from 0, halimbawa, from 0, halimbawa, from 0 to 1. So ibig sabihin, meron 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, so 0 pa lang. So ibig sabihin, kasama po dito yung mga point o decimal value. Naintindihan? Dito. Kalimbawa, dito yung graph. Nandiyan pa rin siya. Real number pa rin po siya. So, ibig sabihin, mahirap po isulat sa roster form. So, ang gagawin mo, i-graph mo na lang pag ganyang real number na kasama ang mga decimal place value. Kasi dito naman, pwede naman kasi meron naman. Negative 2.935678845. Kasama rin doon dito. Naintindihan nyo? Say, negative 2.935685 ay kasama po sa element ng ating B. So, ang roster form, ito po siya. Okay? So, roster form po ito. Roster form. Banda niyo po, pag real number, i-graph nyo na lang. I-graph nyo na lang. Naintindihan. Ayan po ang ating roster form. Then, number 2. Number 2. Si B na siya. So, number 2. Raise. Tapos lagay ng B. Lagay si B. Tapos pwede rin tutuldo. Tapos lagay ko si B. Tapos yung element kanina, tapos ano to? Real number R. Real number R. Tapos kama. Tapos ilagay dito si B.
Ibig sabihin kay B, o pwede si B na maging negative grade, tama? Tama. Tapos, si B po pwede negative grade, tama po ba? Kasi ano dyan siya, oh. So yes, ibig sabihin, B is greater than or equal. Ayan na, iba naman yung symbol. Nakintindihan, greater than or equal, negative 3, and less than or equal, positive 4. Ganun po siya. Ayan po, yung symbol natin na greater than or equal, and less than or equal. Okay? So, ayan po. Kasi, kasama po siya. Starting. Hindi naman kasi sinabing between. Naintindihan? Hindi po sinabing between. Sinabi dyan starting from. So, ibig sabihin, si negative 3 kasama po yan. So, ito po ang ating set builder notation. Set builder form. And set builder form. Nagkakaintindihan tayo. Next, yung number 3, yun po yung statement form. I-discuss na natin kung ano si set builder form. O, ano na to? Ito, braces, tsaka sabi. Ito si brace. Si brace, sabi. Set, yun na. Set of all. B. Total do, such that, such that B is an element, is an element of an or real number, set of all B such that B is an element of R, where, kama na, where B is greater than or equal negative 3 and less than or equal positive 4. Ganyan. Ito na po ang ating tawag dito statement form. Nagkakaintindihan tayo, class. Nagkakaintindihan tayo. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. So next, okay, so ayan po yung assignment natin. Assignment, write the three set notation forms of the following numbers between negative 5 and positive 3, integers starting from negative 10 to 2, and 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9, 11, and 13. Okay, so I hope you understand the discussion through this video, and God bless us all. Don't forget to hit like and subscribe to our channel, Sir Lloyd Classroom. Okay, so bye-bye and bye-bye for now.